Simula ang kasaysayan nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng tulay na lupa, 67 taon na nakalilipas. Nagtatag ng isang lungsod sa Maynila, dito nagsimula ang panahon ng kolonisasyon ng Espanya na nagtagal ng mahigit 3 siglo. Nagsimula ang revolusyon laban sa Espanya noong Abril 1896. Nagsimula ang kolonyal na pamamahala sa Estados Unidos sa Pilipinas noong Disyembre 1899, kasama ang limitadong lokal na pamahalaan noong 1905. Pagkatapos ay natalo ang mga Hapones noong 1945 at muling pagbabalik ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sa kampanya ng pagpapalaya sa Pilipinas mula 1944 hanggang 1945. Ang panitikang pasalita, ito ang karaniwang anyo o uri ng panitikan sa mga lipunan na walang nakasulat na wika. Ipinapasa ito sa pamamagitan ng pagsasalita sa mga henerasyon. Ito ang unang pinakalaganap na paraan ng komunikasyon ng tao. Sa pamamagitan nito, noon hanggang ngayon ay naaayon sa pagbabalita kung kaya't madaling malaman ng mga tao ang mga kaganapan sa mundo. Kahit ito'y matagal na panahon na ang nakalipas dahil naipapasa ang mga impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita. At ako po si Renzimar Facundo, nag-uulat muna sa Realities Unpaid. Awit Cavite, bahay ni General Emilio Aguinaldo, dito ay tinaas ang matawat ng Pilipinas at tinugtog ang pamansang awit ng Pilipinas. Ang bahay ni Felipe Agoncillo na sa Taal, Batangas ay itinuturing na makasaysayan sapagkat dito lumaki si Felipe Agoncillo. Ang dambana ni Apolinario Mabini na o Mabini Shrine ay matatagpuan sa barangay talaga sa taunan Batangas. Ang lugar na ito ay tinayo para maipakita ang mga importanteng kaganapan sa buhay ni Apolinario Mabini. Sa kaliwang bahagi ng museo, makita ang replika ng bahay kung saan ipinanganak si Mabini. Ito ay yari sa dahon ng nipa at kawayan. Ipinapakita dito ang kahirapang sinumulatan ni Mabini. Ang orihinal na simbahan ng Barasuin ay ipinatayo ng mga misyonaryong Agustino noong 1859. Nagsimula ito bilang isang kapilya na yari sa Pawid at Kawayan. Itinatag ang Pambansang Museo ng Philippines o National Museum of the Philippines noong 1901 upang magsilbing tagapangalaga ng kasaysayang kultural, likas na agham at agam panlipunan ng bansa. Sa gusaling ito, matatagpuan ng National Art Gallery, samantalang matatagpuan ng Museo ng Lahing Pilipino, mga debosyon ng antropolohiya at arkeolohiya ng Pambansang Museo. Ako nga pala si Bea Bibilio Flores na nag-uulat mula sa dokumentaryong ito na Realities Unveiled. Isa sa mga pangkulturang pagtatanghal na isinasagawa tuwing buwan ng Hunyo ay ang sagayan. Ang sagayan ay isang Philippine war dance na isinasagawa ng mga Maguindanao, Maranao at Iranon. Na inilalarawan ang dramatikong paraan kung paano isinasagawa ang mga akbang sa pagsusuot ng mga armas na mayroong makukulay na suot. Ipinapakita dito kung paano nakipaglaban ang kanilang bayani na si Prinsipe Buntugan. Ang mga tagapagpalabas ay umaangto mababangis at matatapang na mandirigma. Sila'y nagdadala ng mga kalasag at mga paingay tulad ng shell at mga patalim tulad ng espada. Fingernail dance ay ang palayaw na ibinigay sa isang sayaw sa Timog Silangang Asya na kilala bilang pangalay. Ang tradisyonal na sayaw na ito ay sinasabing nagmula sa mga isla ng Sulu na matatagpuan sa Pilipinas. Tila ang sayaw na ito ay sinasabing lubos na katulad ng klasikal na sayaw ng Balines at Thai. Ang kasuotan naman na ginagamit sa estilo ng sayaw na ito ay kadalasang kinabibilangan ng hulwano at janggay. Bilang karagdagan, ang mga metal na ekstensyon ng kuko ay bumubuo rin ng isang pangunahing bahagi ng kasuotan. Mulan Cyril Rote, nagbabalita mula sa Realities Unveiled. Sa totoo lamang, maraming ibig sabihin ang katutubo. Maraming ito'y katutubong wika o katutubong tao. Nagkaroon ng katutubo sa ating bansa sa kadahilanang sila ang naunang nabuhay na tao sa atin kung ating tatawagin ay past generation. Marami silang naiambag sa ating bansa, kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na kinaugaliang katutubo at nagmula sa kanila ang karamihan nito. Ang sistema ng kinaugaliang Pilipino ay isang paraan ng pamumuhay na nakabatay sa iba't ibang pagpapahalaga na pinapaniwalaan ng maraming Pilipino.
Ang mga pagpapahalagang ito ay nagmula sa iba't ibang ideolohiya, moralidad, mabuting asal at kinaugalian na naipapasa sa lipunan. Ang mga pagpapahalaga ng isang individual ay naiimpluwensyahan ng mga bagay tulad ng kanilang relihiyon, antas ng kita at iba pa. Kung atin mang paghahalu-haluin ang ating nakalap na impormasyon, ang kinaugaliang katutubo ay isang asal na nagbibigay halaga sa bawat pamilyang Pilipino o sa ating mga mamamayan o sa ating mga individual, sa ating mga kaibigan. Ayun lamang ang aking impormasyon sa mga kinaugaliang katutubo. Ako po si Joanna Luisa V. Navarra, nagbabalita mula sa Realities Unveiled. Ang pagpapatato ay isa sa mga kaugalian ng mga katutubo mula sa Luzon maging sa Mindanao. Maraming mga katutubo ang gumagawa nito na may iba't ibang dahilan at paniniwala. Isa na rito ang mga katutubong Manobo na matatagpuan sa rehiyon ng Caraga. Ang mga kababaihang Manobo ay may tattoo sa paligid ng kanilang tiyan na inilalagay habang sila ay buntis. At sinasabing ito ang kumukumpleto sa kanilang pagkababae at sinasabing sagisag ng kanilang lakas. At panghuling kaugalian ng mga katutubo ay ang pagpapakasal. Merong mga katutubong sang-ayon sa pagpapakasal, kabilang na dito ang katutubong Yakan, na matatagpuan sa ARMM or Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tanggap sa kanilang kultura ang diborsyo kung ito ay may dahilan ang paghihiwalay ng mag-asawa. Bukod dito, ang lalaki ay pwedeng mag-asawa ng higit apat na babae kung kaya nitong bigyan ng sapat na ikabubuhay. At isa pa ay hindi sila pwedeng mag-asawa ng hindi nila katibo. Ayun lamang, ako si Penny Joy B. Pareñas, nagbabalita sa Realities Unveiled. Nilarawan ng INC ang sarili bilang isang tunay na simbahan na napagpanunumbalik na orihinal na simbahan na tinatag de Jesus, kung saan ang lahat ng iba pa mga Kristiyanong simbahan ay tumaligod. Ayon sa doktrina ng INC, ang opisyal na pagpaparehistro ng simbahan sa pamahalaan ng Pilipinas ay noong Hunyo 27, 1940 ni Felix Y. Manalo na tinaguyod ng mga miyembro na maging huling sugo ng Diyos ay isang gawa ng banal na paglalaan at katuparan ng hula ng Biblia tungkol sa muling pagtatag na orihinal na simbahan ni Kristo sa malayong silangan, kasabay ang pagdating ng kapitong tatak na marka ng katapusan ng mga araw. Ang dating daan ay isang palatuntunang pangradyo at telebisyon na nagtatampok ng pagtalakay at pagsusuri ng mga usaping panrilyo Kristiyano. Most popular website 2007 na diniklaran ng ikalawang linggo ng Nobyembre 2007. Gantimpala ay binigay ng Philippine Wed Awards. Mga panuyong pagdiriwa ng pagsamba ng born again Christian. Nagkaroon sila ng sama-sama at ang kanilang Lido Fasto ay nagsasalita ng kanyang mga karanasan sa buhay na hangol sa Biblia. May mga nagsasalita at bibigay ng kanya-kanyang testimonya na may kinalaman sa mga kaganapan sa buhay nila, na sila ay nakaramdam ng pagpapala mula sa Diyos. Meron din sekta na nagkakaroon ng konserto at mga kinakanta ay mga papuri na awitin para sa Diyos para mas may paliwanag ang mga pagtitipon-tipon ng mga born again Christian. Mary Jody Pabello, nag-uulat. Ayon sa isang kasabi ng Iglesia ni Cristo, mas kilala sa INC, ang kanilang paniniwala ay isa lamang ang Diyos at iyon ay ang amang nasa langit. Ayon din sa kanila, si Jesus ay hindi isang Diyos dahil nakaranas pa rin siya ng maraming pagsubok, kagaya ng mga pagsubok na nararanasan natin. Sila rin ay bawal kumain ng dinuguan dahil para sa kanila, ito ay isang buhay ng tao. Sa mga naging kaanib ng bagong daan, ipinagbabawal sa kanila ang mag-asawa dahil para sa kanila, ang buhay nila ay kay Jesus lamang at wala ng iba pa. Ang mga born again ay ang mga taong nagbabalik sa Diyos. Naniniwala sila na kapag inihayag mo ang mga salita ng Diyos sa iba, maliligtas ang lahat sa paghatol ng Diyos dahil saklaw sa kanilang paniniwala na ang pag-akyat sa langit ay bilang gantimpala o di kaya naman ay sa impyerno bilang walang hanggang pagpaparusa sa mga taong ayaw magbago. Muli, ako po si Kayla Carillo Jomon, nagbabalita mula sa Realities Unveiled.